puri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diba po ang Jesus Nazareno? Pagkabuhay, wika ng Panginoon, ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Di ba po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Di mapuong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Hilingin natin na tunay na mag-alab ang ating pagtitiwala at pag-asa upang maging handa tayo sa kanyang mga biyaya at himala. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Jesus, muli kang nabuhay upang pagtagumpayan ang kasalanan at kamatayan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, muli kang nabuhay upang ibalik kami sa tahanan ng Ama. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, muli kang nabuhay upang ipagkaloob sa amin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan para maging lubos ang paghahayag ng mabuting balita. Pakundangan sa ipinangakong Espiritu Santo na ipinadala ng iyong anak na salita, at para maging lubos ang pagkupkup mo sa iyong angkan, pakundangan sa pahayag ng tapat na saksing Espiritu, sa pamamagitan ni Jesucristo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maaano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng isang taon at anim na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galyon ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo, nadakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila, "Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galyon kung
ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sostenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Corinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cenchrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya. At naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos ng makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos ng makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay, na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling, malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinangsoob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya'y papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam ng isang babaeng manganganak, siya'y nahapis.
sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa pinanganak na sa sanlibutan ng isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon. Ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupong na po ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online ngayon, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na naisumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Patuloy tayong naghahanda sapagkat sa darating na linggo ay ating ipagdiriwang ang kapistahan ng pag-akyat sa langit ni Jesus, pagbalik niya sa Ama. At sa susunod na linggo naman, ipagdiriwang natin ang pagsusugo, ang pagbaba ng Espiritu Santo. Kaya nga't itong mga nakalipas na araw, ipinapaalala sa atin, habang kinakausap ni Jesus Nazareno ang kanyang mga alagad, siya'y aalis. Iiwan niya ang mga alagad sapagkat siya'y babalik na sa Ama. Ngunit, bagamat siya'y aalis, hindi niya tayo pababayaan. Bagamat siya'y aalis, mayroon siyang ipadadala upang maging kalakbay natin habang inaantay natin ang kanyang muling pagbabalik. At ano ang handog ni Jesus Nazareno? Ang Espiritu Santo. At ang isang bunga ng Espiritu Santo ay karunungan. Hindi lang matalino, kung hindi marunong ang tunay na deboto ni Jesus Nazareno. Maraming katangian ang karunungan. Ngayong araw na ito, isa lang muna ang gusto kong pagnilayan natin. Ang tunay daw na marunong, ang tunay na nakatanggap ng Espiritu Santo, alam niya kung ano ang sandali lang at ang pangmatagalan. Sa buhay daw, dapat kung marunong ka, alam mo yung saglit lang at yung pangmatagalan. Dahil yun daw ang makatutulong sa atin mamili ng tama at mabuti. Sapagkat ang dapat daw nating pinipili, hindi yung panandalian lamang, kung hindi yung pangmatagalan. Kaya nga't nitong mga nakalipas na araw, kung meron daw pwedeng pabaon sa atin ang Nazareno, kung meron mang hayaan nating miyat-miya, ibulong niya sa atin, ito raw yung mga katagang sandali lang yan. Ngayong araw na ito, hayaan mong ibulong sa iyo ng Nazareno, sandali lang yan. Yung mga taong wala ng laman ng isip,
kung hindi pera. Kaya wala nang ibang pag-uukulan pa kung hindi magkapera na magkapera na magkapera. Ngayong araw na ito, sinasabi sa iyo ng Nazareno, sandali lang yan. Akala mo, yan na lahat sa buhay. Isang magnanakaw lang, isang sunog lang yan, isang sakit lang yan, isang gastos lang yan, isang idlap lang yan. Wala na yan. Sandali lang yan. Tapos, yan ang pinag-aaksayahan mo sa buhay? Sandali lang? Yang kalusugan mo, yang itsura mo, yang suot mo, yang mukha mo, akala mo yan ang pinakamahalaga sa lahat? Sandali lang yan. Kahit anong batak ang gawin mo dyan, kahit anong turok ang gawin mo dyan, kahit anong banat ang gawin mo dyan, sandali lang yan. Kukulubot din yan. Mawawala din yan. Yang lakas mong yan, mawawala din yan. Yang talino mong yan, darating ang araw, hindi mo nga alam sa munalaga yung salamin mo at susi mo. Mawawala din yan. Sandali lang yan. Yang kapangyarihan, yang pangalan, di po ba minsan yan ang pinag-uubusan natin ng lakas? Yang impluensya, kahit nga yung samahan na yan, sandali lang yan. Makakalimutan ka rin yan. Huwag tayong palilin lang, mga kapatid. Yan ang tukso lagi ng demonyo. Ang nais niya, ubusan natin ang oras at lakas, yung mga bagay na sandali lang. Ano bang nagbibigay saya sa'yo? Ano ba ang hinahanap mo? Yang bang sandali lang? O pang matagalan? Minsan din daw, madali tayong sumuko. Kasi marami tayong paghihirap. Siguro nga ngayon, nandito ka sa Quiapo. Gusto mong sabihin sa Nazareno, mahal na Panginoon, ang bigat-bigat na ng krus, ang hirap-hirap na ng buhay, ang dami-dami ko ng pasakit. Sinasabi sa iyo ngayon ni Jesus Nazareno, konting tiis lang, sandali lang yan. Konting tiyaga, dagdag dasal lang, sandali lang yan. Minsan nakala natin, pang matagalan na to, kaya iba sa atin, gusto nang tapusin ang buhay. Yung iba sa atin, tinatapos ng ibang tao. Pero ngayon, sinasabi sa atin ng Nazareno, sandali lang din yan. Naalala ninyo, nung ipinako siya sa krus, akala na mga kalaban niya, tapos na siya, wala na siya. Akala na mga kakampi niya, talo na sila, wala nang pag-asa. Ano palang nangyari? Sandali lang pala siya dun. Matapos ng tatlong araw, nabuhay na siyang maguli. Matapos ng kaunting panahon, nagtagumpay din ang kabutihan, ang katotohanan. Nagtagumpay ang Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus sa Nazareno, magdadalamhati kayo, ngunit darating ang panahon, kayo'y tunay na magagalak. Kaya nga't ang tunay na marunong, alam niyang sandali lang at pangmatagalan. Sana mamaya pagdating niyo sa palengke, magaling kayong mamili. Pinipili niyo yung sariwa. Pinipili niyo yung mukhang bago. Pinipili niyo yung mas maganda. Sa buhay kaya, mapili din tayo? Mas pinipili ba natin yung pangmatagalan o nabubulag tayo? Ang lagi nating napipili, yung panandalian lamang. Panandali ang aliw. Panandali ang tagumpay. Akala mo, nakalamang ka, tuwan-tuwa ka. Sandali lang yan.
Akala mo, nakalamang ka, nakaisa ka, nakadaya ka, tuwang-tuwa ka, nakakuha ka ng kahit konti. Sandali lang yan. At kung ikaw naman ay nahihirapan, nauubusan ng pag-asa, sandali lang yan. Sapagkat ang naisabihin ni Jesus sa Sareno, mababago din ang lahat. Mababago din ang lahat. May susunod na kabanata. Kaya nga't napakaganda po ng ginawang halimbawa ng ating Panginoon. Inihalintulad niya ito sa karanasan ng nararamdaman ng isang babaeng manganganak na. Sino po dito ang nanay? Taas ang kamay. O, advance happy Mother's Day. Palakpakan nga natin ang mga nanay. O, sa Linggo ha, mga tatay, mga anak, gawing special para sa nanay. O, mga tatay, kayo muna maglaba, magluto. Gawin yung day off ni nanay. Hmm? Baka sabihin ng mga lalaki, ako naman o lagi namamlantya eh. Ako naman o namamalingke. So, gawing special. Special sila. Kita nyo sa Ebanghelyo ngayon, ang mga nanay ang ginawang halimbawa ni Jesus sa Sareno. Hindi ko alam anong karanasan ng mga anak. No? Tanong na lang natin sa mga nanay. Pero di ba, napapanood natin, nakikita natin, alam natin sa kwento, nung nanganganak, halos mangiyak-ngiyak sila, hirap na hirap. Di ba, iba nagle-labor ilang oras. Siguro iba sa kanila, nagsisisi, sinisisi pa yung asawa. Ikaw ang may kagagawan nito. Pero matapos ng ilang oras, pagluwal ng anak, wala na lahat ng sakit. Kagalakan na lang ang nakikita. Ganun daw sabi ni Jesus sa Sareno, tandaan natin sa mga tunay na deboto, mababago din ang lahat. Sandali lang yung paghihirap na yan. Kumapit ka lang sa mabuti, sumunod ka lang sa Kanya, magtiwala ka lang sa Kanya, iwan mo lang ang kasalanan, sandali lang yan. Mababago din yan. Di ba ganun din ang karanasan ng mga estudyante? At dito madalas may lalapit, Father, blessan nyo nga kami, hirap na kami, kaka-review. Inuuntog ko na yung ulo ko, takot na takot ako, baka hindi ako makapasa. Nang matapos ang board, nang makapasa ka na, bumabalik kayo dito. Ang saya sa inyo, wala na yung mga paghihirap. Tapos na lahat yun. Ngayon, ninanamnam ng tagumpay. Nung nag-a-apply ka sa trabaho, hirap na hirap ka. Umulan umaraw, nakapila ka. Di mo alam saan ka kukuha ng pambayad. Babalik ka rito ngayon sa Nazareno. May visa ka na, may ticket ka na. Pustura ka na. Pader, aalis na ako. Salamat sa Nazareno. Di ba? Wala na lahat ng hirap. Nabago na ang lahat. Sapagkat mga kapatid, yun daw ang laging bagong kabanata sa mga tunay na deboto. Kaya sayang, may mga tao, susunod na kabanata na. Next chapter na yung tagumpay. Next chapter na yung himala. Pero huminto, sumuko, nawala ng pag-asa, umalis na, nagtampo na sa Diyos. Sayang, isang hakbang na lang, himala na. Isang hakbang na lang, tagumpay na. Kaya huwag tayong kakalas. Huwag tayong susuko. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Sapagkat sinasabi din sa atin ngayon ng Panginoon, mababago din yan. Kaya nga si San Pablo, narinig natin sa unang pagbasa nitong mga nakalipas na araw. Nakita niyo si San Pablo? Nangangaral, tapos miyamiya, bubugbugin. Tapos mangangaral uli, ipakukulong. Mangangaral, tapos itatakwil. Siguro kung tayo si San Pablo, ay uwian na lang, wag na lang. Ganito pala ang katumbas ng paglilingkod. Inaalipusta, nahihirapan, nalulumbay, pero hindi. Patuloy si San Pablo.
Sapagkat natitiyak ko siguro, nagi rin niya narinig, sasabihin ng Nazareno, sandali lang yan. Mababago din ang lahat. Kaya nga sa unang pagbasa ngayon, napakaganda ng sinabi ni Jesus sa Nazareno. Ano sabi niya kay San Pablo? Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang ginagawa mo. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil. Ayan, mga kadeboto, ano sabi ni Jesus sa Nazareno? Ano man ang mangyari, huwag kang titigil. Bakit? Sapagkat ako'y sumasayo. Ako'y kasama ninyo. Sa mga tukso at mga pag-aalok ng mundong ito, huwag kang paloloko, sandali lang yan. Sa mga pagsubok at paghihirap dahil sumusunod ka sa Diyos, huwag kang susuko, sandali lang yan. At higit sa lahat, dahil may pananampalataya ka, dahil may karunungan ka, mababago ang lahat. Bakit? Sapagkat sumasa atin si Jesus Nazareno. Ano man ang mangyari, huwag kang tumigil. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang bibitaw. Sapagkat sumasa atin si Jesus Nazareno. Magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito na naman po kami, iyong mga alagad at mga deboto, sapagkat alam namin, hindi mo kami iniiwan, hindi mo po kami pinababayaan. Patuloy niyo pong isugo ang Espiritu Santo upang kami maging marunong sa buhay, upang aming mapili hindi ang mga panandalian lamang, kung hindi ang mga tunay na magtatagal sa buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, sa mga pagkakataong kami nalilinlang ng mundong ito, sa mga pagkakataong kami nahihirapan, ipaalala niyo sa amin, sandali lang ang mga ito. Ipaalala niyo po sa amin, mababago ang lahat sa mga tunay na sumusunod sa inyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, habang inaasam natin at iniintay ang kaligayahan ng langit, manalangin tayo na ipagkaloob sa atin ng lakas upang maisabuhay ng lubos ang ating pananampalataya. Ang ating tugon, puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway umako sa krus ni Kristo at maging buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkakatiwala sa pangangalaga natin. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nawawala ng pag-asa, naway pasiglahing muli sa kagalakan nagmumula sa makapangyarihang Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nagdurusa, naway palakasin at mapagtiisan ang sakit sa kanilang nadarama. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng lakas at ginhawa ng kalooban sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at malasakit sa kanila. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway magpahinga sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan
na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang mga napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Paspasin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Tahimik nating idulog, gayo pa nating kahilingan. Panginoon, palakasin mo kami sa pag-arap sa mga pagsubok tulad ng ginawa ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng biyaya ng iyong Espiritu na mapagtiisa ng mga paghihirap sa buhay nito nang may kagalakan dahil sa pagkabatid na may kaligayang naghihintay sa langit para sa amin. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Buon sapagkat ako'y iniligtas, mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nag-iriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo't kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay ang bigay mo sa aming puhunan na hindi masayang kahit tumubo pa ng kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na payubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hakbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparin sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging andog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyo, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa, ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Huwag tayong sumuko, huwag tayong tumigil manalig sa Kanya, sapagkat Siya'y ating Diyos Ama. Kaya't buong pag-ibig tayong umawit sa Kanya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. O sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakalit sa araw-araw.
mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung nabubulagan kami at mas pinipili namin ang mga panandalian lamang, hindi ang mga pangmatagalan. Patawad po kung nakakaligtaan namin ang kahalagahan ng aming kaluluwa, ng aming kaligtasan. Panginoon, pagtibayin niyo po ang aming pag-asa. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po ang ating Panginoon, si Jesus Nazareno, ang siyang magpakailanman, ang siyang tagapagligtas. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng liminister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng liminister. Sumunod po tayo.
mas ka maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Bago't wagas, Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ito na lagi tapat kay lanman. Si Kristo'y iha ina pamas kong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Bago't wagas, Alleluia. Ang taga-Israel, bayang sabi kanina, ihayag pag-ibig niya ito na laging tapat kay lanman. Si Kristo'y ihahina pamas kong maamong magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Bago't wagas, Alleluia. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024 sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7.
Ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 AEC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagdagang impormasyon, tulong pang edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Pagkatapos ng misa, huwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labas na ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambada ni Jesus Nazareno. Magsitayin na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga pinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, para po sa patuloy na pag-ayos, paglinis at paggawa ng ating simbahan, lalo na po ang Adoration Chapel at Baptistry at maraming pa pong kailangan gawin. Sana po maraming mga deboto pa ang tumulong para maiayos natin ang tahanan ni Jesus sa Sareno. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles at iba pang pangayuda, ang simbahan ng Quiapo ang isa sa mga unang tumutugon sa mga nasusunugan. At nung isang araw, nag-ikot po ang ating simbahan, nagdala po ng mga binahagi nyo rito sa mga iba't ibang mga parokya na may programa din pangayuda sa mga kapatid nating nangangailangan. At sa mga madre, sa mga brothers, sa mga institusyon na nangangalaga ng mga ulila, mga nasa lansangan, ng mga matatanda. Buwan-buwan po, hindi lang tayo dito nagbibigay, tayo ay umaabot, tumutulong sa nakakarami, sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Huwag tayong tumigil, manalig at sumunod kay Jesus sa Sareno. Hindi niya tayo pababayaan. Ipinagkakaloob niya sa atin ang tunay na pangmatagalang biyaya. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus sa Sareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ng kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay.
ang karunungan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.